Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit na i-feature and i-share ko sa inyo is DA64W Sporty Edition Automatic 4x2 Turbo po. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuang details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. And so yung unit natin mga boss is DA64W Automatic 4x2 K6A engine. So turbo po yung engine niya. High roof edition po ito. So ito po yung top of the line ng ating wagon before yung Smiley Edition. Ayan. So, napakaganda talaga ng DA64W. Sexy kung pormahan lang yung pag-uusapan natin, talagang mas maganda talaga si DA64W from body, from kanyang tawag niyan, grills, headlights, and bumpers. Maganda talaga si DA64W. So, before, sila po yung mga fast-moving units natin before pa dumating yung ating DA17 units, which is latest model na po siya. So, ayun, una-una, yung buyer po nito is taga Davao City, si Sir Octit. Shout out po sa user. And isa-isahin natin yung mga accessories ng ating unit. So, isa sa kinagandahan talaga ng ating wagon units, mga boss, unang-una is yung kanyang headlight. So, ito po yung tinatawag nating samurai headlights. So, meron din po siyang honeycomb grill. So, meron po tayong tatlong klase ng grill. Yung pinaka-low end is yung samurai type, yung straight lang, pero chrome naman lahat. And then, meron tayong honeycomb. So, ito yung honeycomb. And yung pinaka-latest talaga is yung smiley edition, yung pakurbang smile. Ayan. So, kaya po siya tinawag na smiley, yung mga smiley edition. So, ayun, meron din po siyang fog lamp. Meron siyang body kits. So, meron siyang body kits sa harap, likod, and sa gilid. So, meron siyang side skirt din. Ayan. So, una-una, mga boss, pina-add ni sir is yung ating 3M tint. So, magic tint po yung ating harap. And yung ating harapan naman is sa medium, kasi nga yung medium natin is ito yung vision niya. And then super black and medium black. Ayan. So kaparehas po sila ng tint ng ating passenger and driver side sa harap. So nagpa-add din po si sir ng TE37 rims. So ito po yung kulay niya. Meron po siyang gunmetal sa gitna, and then yung sa gilid niya sa lip is chrome. Ayan. So pagka nag-avail tayo ng brand new rims and tires, syempre brand new yung ating rims, brand new yung ating tires, and syempre meron po siyang free na lug nuts. Ayan. Sa mga panglabas naman na accessories, so far, dalawa lang yung pina-add ni sir, which is ang ating wrap around tint and ating brand new rims and tires. So sa pormahan naman mga boss, kahit na as is yung units natin, kahit walang pintura, kahit meron pa yung mga bakat ng welding, basta nakamags talaga, pormang-porma talaga. So yun po yung yung bumibida talaga sa pormahan, yung mags talaga. Kahit na walang washing yung units natin, ganun. So maganda talaga kapag ka nakamags tayo. So mas prefer ko kung taga dito lang sa amin, like for example ako yung gagamit, mas prefer ko na yung budget ko instead na ilalaan ko sa pintura, ilalaan ko na lang sa rims, kasi mas pogi siya kung meron siyang brand new rims and tires. So depende din naman mga boss, depende, kasi di naman tayo parehas ng ng mga kagustuhan, ng mga taste. Ayan. So ayan, aside dito sa ating wrap around tint, so syempre yung mga nilalagay natin ngayon is yung ating brand new na rubber ng ating windshield. Ayan. So brand new na po yan siya. Kasi dati, meron tayong mga naging problema sa mga surplus natin ginagamit na rubber. Yung mga surplus kasi hindi siya ganito kalapad na meron siyang parang gutter. Ayan. So etong mga brand new ngayon is meron siyang gutter. So brand new na din, brand new na yung buong rubber natin ng ating windshield para iwas tayo sa tulo sa loob. Ayan.
And meron siyang original na rain visor. Ayan. So silipin natin sa loob, mga boss, kung ano yung pina-add ni Sir Octit sa kanyang accessories. So una-una, mga boss, nagpa-add si Sir ng upholstery seats. Ayan. So ito po yung color and designs na pinili ni Sir. Meron siyang diamond sa harap. And then simple lang naman sa likod. So all black po yung kanyang upholstery. So meron din po yung kasamang dito sa ating seat belt. Ayan. And meron siyang mga pillow na kasama. Ayun. And then nagpa-add si Sir ng touchscreen stereo with backing camera. So pagka nag-avail tayo, mga boss, ng touchscreen stereo, automatically kasama na po yung kanyang backing camera. So pag i-reverse natin, ayun, nakikita yung vision niya sa likod. So di nga lang medyong nakikita dito sa ating camera kasi yung brightness niya is naka-full eh. And then meron din tayong pina-add ni Sir na water temperature gauge. So halos naman lahat ng mga units na lumalabas dito, mga boss, is meron talagang water temperature gauge. Hindi po to halos nawawala, mawala na lahat ng mga accessories na pwede nilang ipa-add. Wag lang tong ating water temperature gauge kasi napakalaking tulong po ni water temperature gauge. Siya po yung guide natin sa ating water temp. Ayan, so analog type po ito. Before, gumamit po kami ng mga digital pero napansin namin hindi po siya accurate. Ayan. And last but not the least, nagpa-add si Sir ng sa ceiling niya. Nagpa-add siya ng yung tinatawag nating felt. So instead na leather yung ginamit natin dito is pag sinabi nating felt, yung felt talaga or yung ano natin yung sa mga speaker carpet, yan yung mismong felt na tinatawag natin. So minsan naman yung mga unit natin from Japan is kulang-kulang ng mga clips, eto kulang-kulang ng tocks. So meron po tayong madaming brand new dito, nag-i-stock tayo para at least makumpleto yung ating mga unit na ceiling tocks or clips. Ayan, so high roof po yung unit natin, mga boss. Meron po siyang wrap around body kits. And syempre, meron po siyang spoiler. So, ayun talaga yung pinaka ginandahan ko pagka sa Wagon, yung mga high roof talaga. Even yung mga kinakar show ko before, madalas high roof talaga. So, iba para sa akin kasi, mga boss, ibang-iba talaga yung dating ng high roof edition compared kay low roof. Pero depende din. Kasi nga, depende sa taste, depende sa standards natin. Iba-iba naman tayo ng mga gusto eh. So, nagsishare lang ako, ganun. And, ayun, mapapansin natin kapag ka Wagon, yung pinagkaiba ni DA64W and DA64B is si Wagon, pataas na yung taillights niya. So, para silang mga high-ace, mga urban. So, para talaga silang minivan talaga kung nakatalikod. And yung ating mga DA64 is yung dito naman yung DA64B, yung ordinary, yung tulad nito. Ayan. Dito yung kanyang taillights. But lahat ng mga W series, DA64W, mga mapasamurai, sporty, or smiley, ganyan talaga yung taillights niya pataas. Sabi natin, mga boss, na 64W or Wagon, lahat po ng mga DA64W is all power po siya. So from front and rear, left and right, and syempre, power mirror po siya and auto fold. Ayan. So auto fold and power mirror. And hindi naman lahat ng Wagon is merong power slide. So merong iba, yung low end na walang mga body kits, yun po yung walang mga auto power slide. So meron din namang ibang high roof na sporty na single slide lang. Ito naman is dual power slide. Ayan. So left, right, and then pagka single slide kasi is wala siyang itong auto step. Yan po yung bumababa. So pagka dual slide naman, lahat ng dual slide, mga boss, is meron po siyang step board. Ayan. So, itry natin. Una-una, mga boss, pwede natin gamitin yung ating
switch. So i-engage lang natin yung ating eto, engage, disengage, engage. Ito yung switch, main switch ng ating power slide. So una-una mga boss, pag nasa labas tayo, pwede nating gamitin ito as switch. I-open lang natin and then kusa siyang magbubukas hanggang sa dulo. Ayan. And then, pag nasa loob ka naman mga boss, pwede naman tayong dito yung switch natin. Ayan. Yun. And syempre mga boss, kapag ka dual slide, 'di ba? Meron siyang tinatawag nating step board. So, i-engage natin yung ating auto step. Ayan. So, halimbawa, i-open natin 'to na naka-power slide, kusa tong bababa yung ating step board. So, subukan natin. Ayun. So, pag naka-open yung ating sliding door, automatically bababa din yung auto step natin. So lalo lang yung mga elder natin na hindi na masyadong nakakaakyat, so pwede silang dito umapak and then dito hanggang makapunta sila dito sa loob. So sarado natin. Yun. So, yan talaga yung kinagandahan ng mga dual power slide mga boss. So, wala pong auto step yung mga single power slide. So, subukan naman natin dito sa switch. Halimbawa mga boss, nagda-drive tayo and gusto nating i-open. So, pindutin lang natin to. Long press natin tong left. Ayun. And syempre, bababa na naman yung ating step board. So, i-close na naman natin. Long press. Sasarado yan. Ayan. So, try naman natin dun sa kabila. Open natin. Long press natin, ha. 1, 2, 3, long press. Ayun. And then, pwede natin isarado. Pindutin na naman natin to. 1, 2, 3, long press. Ayan. So, napaka daming features din ni DA64W. So, di ko lang alam kung gagana to ngayon tong ating tawag nito, yung ating susi. Kasi yung susi natin mga boss, pagka hindi naman lahat, kasi minsan kasi yung mga susi natin pagdating dito sa Pilipinas is putol or nababali, nadadamage kasi nga gawa ng masikip sila sa loob ng container. So mostly, kapag gumagana naman yung ating susi, ayan, sarado lang natin. Kapag gumagana naman yung ating susi mga boss, meron siyang left and right. Ayan, so ilo-long press lang natin yan. Ayun, gumana siya. And then, sasarado natin. So, I think itong susi natin is kaya siya at least sa 5 to 8 meters yung kanyang signal. Ayan, subukan natin dito. O, mas malayo pa. Ayan, so long press lang natin. Ayun, di na siya aabot. Siguro mahina yung battery niya. Ayun. And try natin sa kabila mga boss. Right na naman tayo. Ayun. So napakaganda talaga ni DA64W. Ayun nga lang. Okay. Try last natin last. Ayan. So napakaganda talaga ni DA64W mga boss. Kung features lang sana yung pag-uusapan eh lamang na lamang talaga yung mga DA64W. Ayun nga lang mga boss, aanhin natin yung mga magagandang features kung meron namang mga mas matitipid. Kaya ayun, masasabi ko talagang humina yung sales demand ng ating mga DA64W units kasi nga patok na patok ngayon yung DA17 units. Yung mga DA17V, DA17W, yung mga Tiptronic and Straightmatic,
mas pumatok sila ngayon kasi nga sobrang layo ng agwat talaga nila sa gas consumption. Although yung ating 64W is matipid naman talaga, mas matipid nga lang yung ating mga DA17 units. Kaya yung expression ng mga tao ngayon sa ating DA64W is malakas daw sa gas. Kasi nakatikim na sila ng mas matipid eh. So yung tamang pag-express po nyo mga boss is matipid, mas matipid. Ayan. So matipid si 64, mas matipid si 17. Or pwede natin sabihin matipid si 64W, but mas super tipid si 17 sa gas consumption. Ayan. So, kumbaga, di bale na yung mga features ng 64 basta matipid lang yung unit nila. Ganun yung tamang ano yun, explanation. Ayan. So, depende na lang din mga boss eh. Kanya-kanya kasing gusto. And yung iba naman, since latest yung ating DA17, iniisip nila or yung mindset kasi nila, ayoko na yung 64 kasi luma yan eh. Gusto ko 17. Ganon. Ayun. So, advice ko lang din mga boss, before tayo o-order ng units, timbangin nating maigi yung mga advantage and disadvantages nila. Kung ano yung gusto ninyong purpose ng unit. Halimbawa, gusto nating umorder kasi nga gusto lang natin ng pang forma-forma, pang chill rides lang, regardless kung matipid ba yan or hindi, kung malakas ba yan or hindi. I mean, malakas ba yan sa gas consumption or matipid. Basta gusto ko yung mga formahan ganito lang. Oh, depende talaga mga boss eh. So, yung iba naman kasi hindi talaga nila naiintindihan. Kaya nga, nalock yung mind nila for DA17 units kasi para kubaga, pag DA17, DA17 na talaga. Ayoko na ng 64. Ganun kasi nangyayari ngayon eh. So, ayun. Di naman natin nila lahat mga boss. Doon po siyang LED lights. Yung kanyang park light is LED na po siya originally from Japan. So, hindi naman lahat ng dumadating dito na wagon is naka-LED na yung kanyang bulbs. So, kung naka-LED naman yung bulbs niya is hindi na namin yung pinapalitan ng regular bulb. Pinapasabay na namin yon. So kasi yun talaga yung bulb na nakalagay sa unit pag bili ninyo. So ayun. Ayan, so presyo po tayo agad mga boss. Yung kabuuang setup po ng ganitong unit is umabot lamang po ng 285,000 pesos. 285,000 pesos. Buong setup na po yan, kasama na po yung mga accessories, brand new rims and tires. Ayan. So sa mga Luzon buyers natin dyan mga boss, kasi yung nangyayari kasi ngayon is humina talaga yung supply ng ating mga DA17 units kasi nga konti na lang yung mga pinapadalang units dito sa Pilipinas from Japan, and pinopromote nila ngayon yung ating mga Suzuki Palette, Spacia, Hustler, ano pa ba, yung Jimny, which is hindi naman sila nakakatumbas sa DA17 para lang sa akin ah. So, halimbawa may umorder sa atin, since napakahirap talagang humanap ng unit ngayon, and kung meron naman is agawan talaga sa container. Nag-e-extend kami ng time frame ng at least 1 to 2 weeks. Depende na lang din sa unit kung yung unit nyo mga boss is napakahirap hanapin, like yung mga semi-wagon 4x4, ganun. So, minsan naman meron tayong available units dito. So, pag-isipan nyo mabuti mga boss, pwede tayong mag DA64W kasi nga yung 17V natin is medyo tumaas talaga yung presyo sa ngayon. So, I don't know kung babalik pa sa normal yung price or mas lalong tataas. So, kung may mga katanungan kayo mga boss, message na lang po kayo sa ating tawag niyan, message na lang po kayo sa aming Facebook page, KMJL Surplus Trading. Pwede din po kayong mag-message sa aking personal account, yung nakikita niyo sa screen, Kim Luis Busalia. And pwede din po kayong mag-message sa aking partner na si Kitty Cat G. Wag po kayong mga boss, wag po kayong mahiya magtanong kahit na hindi pa naman kayo o order, question lang, inquiries nyo,
Humihingi lang talaga ako ng pasensya kasi nga hindi naman kami mabilis makapag-reply. And minsan, sa sobrang dami mga inquiries, eh hindi na namin maisa-isa yung ating mga... hindi na natin ma-reply isa-isa lahat. So, gagawin nyo lang mga boss is pwede nyo i-bump yung inyong mga message para po mag-update and mauna kayong ma-replyan. So, message lang po kayo sa ating ayun, sa ating mga accounts. Meron tayong tatlong accounts na pwede nyo nga i-chat nyo. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta at pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading, and see you po sa ating mga next vlog.